ka dyan, Mang Jerry, sa City Cemetery? Kamusta ka dyan? Okay naman siya, sir. Wala bang nawawala dyan na kalansay na binuksan na nito? Wala naman, no? Wala po, sir. Binuksan naman nito lagi. Mang Jerry, walang binuksang nitso dyan? May mga kabaong ba nabukas dyan? Mga wala ng kalansay? Wala po, sir. Wala naman. Sir, lagi kuman ito yung iputan. May nagpadi center dito. Yes, po, tulungan ko sila. Dinabalik din namin kaagad na maayos sa nitso. Okay, sige. Ganito. Nagpadi center and re-enter. Oo, ganito, Mang Jerry, kasi mayroong kalansay na nakita sa Santa Lourdes. Nakita mo ba yung kalansay? Nakita mo na? Wala pa po, sir. Wala pa. O, sige. Yung dito, marami ako nakikita kahit magkasama tayo noon na pistang patay. Di ba? Pag piyestang patay, magkasama tayo. Meron kang binubuksang pasintabi sa mga kumakain tanghalian. May inuood, mayroon pang mga dugo-dugo. Di ba? Nakikita ko yun. Ikaw ang umahawak nun, matindi. At nilalagay mo sa sako, di ba? Sige, ganito. May bangkay. Papakita ko sana sa iyo yung bangkay. Gusto ko lang malaman sa tingin mo. Ikwento ko na lang, ha. Yung bangkay na ito, kunti na lang yung ngipin bago dry na siya, tapos may biak na sa ulo tapos medyo maitim na siya. Itong kwento ko, ito sinasabi ko ito, pagpalagay mo lang, napipicture out mo ba? Sa tingin mo, mga gaano nakatagal? Ato, kung gano'n status nun, sir, matagal na po yun. Kasi kung bago lang namatay, pag isang buwan o sobra, isang buwan o dalawa, malang saka yan, at saka may laman-laman pa natitira yan sa mga lipid. Ganun? Upo, kahit yung utak, yun ba sa mga ano yan, parang gatas yan eh. Ang utak natin pag nagbaho na, yun ang grabe ka lang sa. Okay, isang buwan sa isang... Hindi, sa ano tayo, formalin? Baka may formalin yun. Eh, kung may formalin po, sir, hindi naman ganun. Ano, halos, dali po na tinatanggal dito. Oo. Maputi pa rin siya sa ano ng nicho. Ewan ko lang yan, kung inaabot yan ng tubig dagat, unahano sa putikan, kaya umitim. Wala na... Kaya posibil nga rin na ano, wala pang isang buwan, sir. Hindi, walang gubat kasi yun siya. Ang pwede lang mangyari sa buto at kalansay na yun, pwedeng naulanan, pwedeng nainitan, at pwede rin kainin ng mga hayop gubat, yung mga laman-laman. Ganun po yun, sir. Sa ano yan ang bayawak, talagang balik-balikan nila yan. Kainin nila talaga ang laman. Pero kainin pa ng bayawak, sir, yung utak, hindi basta nila maano sa loob ng bunga. Di basta matanggal yun. Hindi po, sir. Kasi kahit mag-asis ako dito, mag-autopsy kami, mag-dalawang taon. Apat na buwan, nalabas namin buo pa talaga. Ano na? Dalawang taon na bangkay na nandyan sa loob? Pagka nilabas ninyo, buo pa, may laman-laman pa? Buo pa, sir. Kasi lagi man ako nag-asis, mag-autopsy. Kahit sa Loyola. Sige. Pag nila, tulong ako sa kanila. Kung inautopsy ito yung sa old cemetery, nano na mga police. Mag-anlinggo bago nila nakuha, buo pa nga. Buo pa, okay, sige. Yan ay may formalin kasi, kaya siguro, tapos kulob. Buo, kaya kahit naabuti ng 2 years, buo pa, may mga laman-laman pa. Wala, sir, masisa ito, na yung balat, paagnas na. Paagnas na, oo. Pero kung halimbawang Mang Jerry, halimbawa na 2 weeks pa lang, halimbawa 2 weeks pa lang yung bangkay, mga 2 linggo o 3 linggo, sa tingin mo yung bangkay na yon, pag nasa labas, hindi nasa loob ng kabaong, pagka naulanan, naarawa, sa tingin mo magiging kalansay kaagad, tapos yung bungo niya talagang crack na kaagad sa ulo? Ay, hindi po, sir. Kung may crack sa ulo, malamang napinalo yun. At saka yung laman niya, hindi basta maubos yun. Kasi ang unang mabubulok lang, itong piece niya lang ng pier natin, tapos sa balikat. Pero doon sa mga ribs natin, matagal yan mga ano. Oo. Matagal yan. Matagal matunaw. Okay. Kasi yung tinasalvage na katulad yung galing sa Tagbarong, si Ate dito ng PNP. Oo. Tinuksan ko sa balde, nalagay lang sa balde. Sa balde? Tinuksan ko, nilipat ko sa para may libing ko lang doon sa Kulumbaryo. Oo. Magkas pa. Oo. Ilang araw na yun, buo-buo pa nga kahit yung braso. Ano na? May mga araw pa lang pero kompleto pa rin talaga. Kompleto pa. Kompleto pa po, sir. Nakakita lang yun sa Tagbarong, sinapit nila rito. Okay, sige. So ito, kung
kung ikaw yung titingin dito sa kalansay na at bungo na nakita, hindi ito 2 weeks, kundi matagal na. Opo, sir. Ano sa pananaw ko? Ay, bungo. Ay, sabi, may bitak ang bungo niya. Ang utak, hindi pa sa mga ano niyan. Bawo ko sa loob ng ulo, ng bungo. Oh, ay, pag natunaw yan, pagkala mo, lapas na yung condense. Nakagrabe ka lang saya. Ah, ganun? Eh, paano yung uod? Di ba kasi mabilis talagang kumain din ng laman ng tao yun, yung mga uod-uod? Oo, kung kinaiman ang uod, inuod siya ng gusto. Oo. Makikita dyan sa bangkay, nandyan pa rin yung ibang uod. Kasi sipsipin pa rin nila yung mga katas-katas na naiwan dyan sa lupa. Oo, ganun, ganun ang pangyayari pagka inuod talaga. Okay, so... Oo. Hindi na matago yung ano, yung malalaki ang uod na nagano sa... ano, ng patay na tao yun. Oo. Pagka ganitong ano, yung base doon sa kinikwento ko sa'yo, sabi ko nga, konti na lang yung ipin bago dry na yung bungo, kulay itim na. Sa tansya mo lang, mga gaano nakatagal, taon na kaya ito o buwan pa lang? Ay, matagal na po, sir. Matagal na? Matagal na po yun. Kasi hindi ko kahit magbuno, tapos dinabasihan ko talaga yung ulo. Ulo? Kaya yung utak, utak talagang pinakamabaho yan. Pag natunaw na, magrabi ka lang sa... Okay. Pagka ano, pagka 2 linggo, pagka 2 linggo, dapat nangangamoy pa. Dapat may laman pa, nangangamoy. Oo, oh, mangangamoy pa yan, sir, at saka dun sa kinamataya niya. Kasi yung katas magkakaya, ano, sa lupa. Ay, kung ano yun, kung maulanan ang maulanan yun, baka mawala na rin yung lang siya. Wala, kahit maulanan yan, sir. Sabi sa loob, kahit mga singaw dito na nito. Pag nire-reaker ko na, halimbawa, nagtakit sila, purahan, hapo na, hindi masara ng gusto yung, ano, pintuan ng nito. Oo. Okay, sige. Saka hindi gano'ng mga kahit kumaulanan, sir. Hindi mangingitim sa agad yung ano. Yung bungo? Yung bungo. Oo. At saka yung... Maliban lang kung sa lupa, may may puti. Maputi kang kinamatayan niya. Yan. Ay, madali siya maano sa putikan. Oo, pero hindi ba mawala yung amoy? Nandoon talaga yan. Matagal mawala yung amoy ng taong kaya kayo dito pag nag-ano kanina magkasi sa kumagutok sa damit ko sinusunog ko eh. Oh, ganun. Ay, nag-ano talaga sa damit niyan. Oh, so ito, pagpalagay natin ito na matagal na talaga ito, hindi, ano naman eh, hindi naman tayo nangingi alam doon sa investigasyon, pero ito, na nakatawag lang ako sa'yo kasi ikaw eksperto talaga sa mga kalansay, sa mga patay, na-experience mo ito, kabisado mo yung ganitong usapin, Mang Jerry, bilang sa pulturero. Oh, ano ko na, kabisado ko na yung, ano, mangkay na ganyan na kahit matagal na, kung hindi siya malulog sa putikan, hindi mangingitim yung bungo kahit makuto niya. Mangyari yung 2 weeks na yan, na walang, nawalang formalin, walang gamit, tapos exposed siya, ano yung sa tingin mo na nakakabit pa doon sa bungo, sa ano, sa mga kalansay? Yung anis niya, yung buhok, matagal maano yan, sir. Kasi kung kinain niya ng hayop, ang sa ating experience ko, ang inibiran nila pa agad, tiyan. Pero yung... Tiyan niya na pinapanatan yan. Oh, tiyan talaga kasi doon yung mga bituka-bituka ng tao. Opo. Pero yung sabi mo, yung anit, yung buhok? Kaya lagi ako nagtanggal dito kung may nagpa-disinter. Makakapit na talaga ang anit. Kahit nagutok si kami. Sa loob ng... Kapit pa yan. Oh, sa loob ng 2 linggo, yung buhok, kapit na kapit pa yan doon sa bungo. Opo, sir. Okay, sige. Malinaw na. Oo. Mang Jerry, maraming salamat dito sa pag-share ha, ng experience mo dito sa mga patay, sa bungo at kalansay, at sa dyan sa sementeryo natin. Thank you, Mang Jerry. Okay.